naglunsad ng kampanya para malaman ng publiko ang tungkol sa PLEB o People's Law Enforcement Board nitong 17 ng Abril sa tanghalang Pasigenyo upang ipaalam sa mamamayan ang mekanismong ito. Dumalo ang mga representante ng PLEB, NAPOLCOM o National Police Commission, si Attorney Tristan Ambrosio, mga miyembro ng iba't ibang civil society organizations at ang mga HOA o Homeowners Association sa Pasig City. Giit ng presidente ng PLEB Pasig na si Attorney Harold Banzuela, ang PLEB ay nagbibigay ng pag-asa na mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng pang-aabuso ng otoridad. Yung nagaganap po natin na activity ngayon dito sa tanghalang Pasigenyo ay hinggil po sa launching ng partnership ng PLEB at ng United Civil Societies ng Pasig, no? Para sa dissemination of information relative to the implementation of the law on specifically ito pong PLEB, no? Sa pagdinig at pag-decision po sa mga kaso ng mga police officers sa mga citizens' complaints o sa mga reklamo ng ordinaryo nating mamamayan. So maganda ito dahil may active participation ng mamamayan para sa maging malinaw sa kanila ano ang PLEB at ano ang task nito, no? Lalong-lalo na sa pagdisiplina sa ating mga kapulisan. At makakatulong din ito sa peace and order kasi hindi lang po ito sa usapin ng dissemination of information, ay sa pakikipagtulungan din natin sa mga kapulisan at sa mga barangay sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating mga komunidad. Kung meron po kayo mga citizen complaint o citizens complaints, no, laban sa mga nag-aabuso, no, at nagba-violate ng mga batas ng mga kapulisan po natin na nakatalaga dito sa lungsod ng Pasig o naninirahan dito sa Pasig pero ang insidente ay naganap dito mismo sa ating territorial jurisdiction, ay maaari po kayong magsampa ng reklamo sa People's and Law Enforcement Board office sa second floor po ng dating BIR building, yun, COMELEC building dito po sa likod ng ating pong City Hall ng Pasig. Kaisa ang NAPOLCOM sa layo ng proyektong ito na palawigin ang kamalayan ng mamamayan na may PLEB kung saan maaaring isumbong ang mga abusadong pulis. So, ngayon po, umattend kami dito sa Pasig ng isang seminar na binuo ng PLEB Pasig at ng mga homeowners, mga civil society group dito sa Pasig. Maganda tong project na to kasi sa PLEB, normally, hindi alam ng mga tao sa baba ng community yung existence ng PLEB. Yung PLEB po is isang mechanism kung saan pwedeng magsumbong, mag-file ng kaso yung mga mamamayan laban sa mga abusadong pulis. Maganda po itong PLEB kasi mag-aabot kamay ng mga mamamayan. Kasi hindi lang sila sa City Hall, sa local government. Mas madali yung proseso dito sa PLEB. Mas maganda tong naisip ng PLEB Pasig at saka ng civil society kasi mapapaabot sa mamamayan yung existence ng PLEB. Tapos, yung pagsama-sama ng PLEB saka ng community, maganda yung magiging impact sa mamamayan dito sa Pasig. Sa mga Pasigenyo, kung may problema po tayo sa mga kapulisan, huwag po kayong magdalawang isip na lumapit sa PLEB or sa amin sa NAPOLCOM para ihain po yung inyong mga reklamo sa ating mga pulisan. Hindi po kami nagtotolerate, lalo sa NAPOLCOM, ng mga abusadong pulis. Ako po isa sa nag-participate ng PLEB para lalong maintindihan ko ang tunay na kaulugan ng participatory government. Unang-una yung mga karapatan natin bilang mamamayan na kung mayroon tayong nalalaman na inaabuso sa ating lugar, pwede natin magawa ng paraan, matulungan, o kaya tayo mismo, kung makaranas tayo ng mga ganitong sitwasyon na inaabuso, kaya nating ipagtanggol ating sarili. Sa area ko, naranasan ko na ako mismo nabuli. Pero
sa karanasan ko, naiintindihan ko na kung paano mabuli ang isang paris ko na una-una senior citizen and PWD na. Kaya ako, kahit ako PWD na, pinaglalaban ko ang karapatan ng bawat mamayan ng nasasakupan ko. Lalo na ngayong may marami ng krimen sa paligid na nangyayari. Kaya aware na ako, aware na yung mga tao ko na hindi disseminate ko na sa kanila. May nagmuna ako ng group chat para aware lahat para sa peace and order ng aming lugar. Bilang isang leader, dapat gawin ng isang leader ang tama lang para sa kanyang nasasakupan. Yun lang po at sa mga karapatan naman natin bilang presidente ng ating lugar, lalo na sa Pasig mismo, dapat mag-alam tayo para sa kaunlad ng ating bansa. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.